Hello, DJ Ron. Gusto ko lang po i-share yung story and tell me what to do and what is it. Andito po ako sa US and married ako. Happy married. Happily married daw siya. Pumasok ako sa isang work dito at na-met ko itong isang guy. Boss ko, technically. We've been good friends naman. Pero nung una, weird kasi siya. Siya yung unang nag-message, then end up. Ano yun? Nagkaroon kami ng, so nag-message yung boss niya. Sa una, parang nawirduhan siya. At nahulog sa pagkakaroon, nagkaroon kami ng fling na communication. Naging sexual communication. Agad-agad. Okay. More on doon nga na focus yung kanilang communication daw. Nagkaroon kami ng parang friends with benefits thing. Okay. Kala ko happily married ka. Nag-sex kami many times. Ay, nako talaga naman. Ginagawa niya yun paglasing siya. Or pag may pinagdadaanan. Okay, meron siyang asawa at mga anak din. Complicated sobra. Nahulog ako, di ko itatago. Di ko alam kung na-fall din siya sa akin kasi unti-unti, nag-open up naman siya. Then naging comfortable siya ng sobra sa akin. Sabi niya gusto niya yung way ng pag-uusap namin kasi kaya niyang maging honest sa akin ng sobra. Naintindihan ko daw siya at sobrang bait ko daw. Dumating sa point na gusto na niyang mag-stop. Nag-iyakan pa kaming dalawa. Yes, umiyak siya. Nung sinabi niya na ayaw na niya at gusto na niyang mag-focus sa family niya at marami na daw kaming nasasaktan na tao, eventually, nagbago na siya sa communication namin. Dati, araw-araw nagbe-message siya. Ngayon, hindi na. Minsan, wala na talaga. Super sweet siya. Caring. Maalaga. Binigyan ako ng gift. Grabe siyang mag-sweet talk. Paano po ba gagawin ko para maka-move on? Kasi parang hinahanap-hanap ko pa rin yung communication namin. At yung sex. Ay. And the way he cares for me. Sinabihan niya lang ako ha, na sobrang bait ko daw. Natawa ko. Mga linyahan eh. Okay, sobrang bait ko daw. Unique daw ako. Sobrang special ko daw na babae. Ikaw na pipigilan niya. Special, ano ka? Special kid? Sobrang special ko daw na babae. Kaya ayaw niya niyang masaktan pa ako. Better itigil ko na or itigil na daw namin ito. Help naman po. Aminin ko po na dala ako sa way ng sweet talking niya. Plus araw-araw na nakikita at nakakasama ko siya dahil workmate. Ay, nag-iba lang ngayon kasi nga nagka-pandemic. Pambihira hugs. Hanggang dun lang yung kanilang message. Grabe. Yung sa bungad pa lang, sabi niya, happily married siya. So, paano siya nakapasok sa ganito? Paano masabi na happy ka sa marriage mo kung meron kang ini-entertain na ibang lalaki? Di kaya dahil nasabi mo lang na happy ka o talagang hindi naman. Kasi kung happy ka talaga, hindi yan papasok sa iyong isip, no? O baka naman naisip ko, baka yung asawa mo, hindi mo nakikita doon ang hinahanap mo. Katulad nitong sweet words, sweet talking, ano? Yung communication.
Or, sabi mo nga dito, nakafocus ka doon sa sexual communication. Di mo nasabi kung ilang taon na yung asawa mo. Malamang, di ko lang alam, baka hindi nga talaga niya napoprovide yung iyong hinahanap. Kaya nahulog ka at itinago mo ito. Kaya na-fall ka na ng unti-unti sa kanya dahil nga yung open yung iyong communication, naging komportable ka sa kanya. Nako, ang problema dito, itong asawa mo, number one, walang kaalam-alam. At yung itong kasama mong boss, may asawa na rin. Meron siyang asawa at mga anak. Di ba? Sabi mo mga anak. Problemado talaga yan. Kasi ang nakikita ko naman dito sa lalaki na boss mo, sabi niya, ikaw daw ay magandang kausap. Diba? At may nagustuhan siya sa iyo na malamang wala sa asawa niya. Diba? Yung parang, yung hinahanap niya doon sa asawa niya, ay nakita niya sa iyo. At yung hinahanap mo naman sa asawa mo, ay nakita mo sa kanya. Kaya pares kayo nahulog. Nakakatakot siya, baka kung saan kayo nahulog ah. O mahulog. Mabuti nga naman talaga, no? Tama yung desisyon nyo na tinapos nyo na yon kasi may point naman yung lalaki. Marami nang nasasaktan na tao. Malamang baka nakarealize na rin siya at napag-isip-isip niya na mali talang ginagawa niya. So, madaling sabi, itong lalaking ito, ginawa ka lang talagang para bang ano? Ice cream. Diba? Merong flavor na flavor of the month. Diba? Parang ito lang ang naisip niyang gustong kainin. Kasi ito yung flavor na hinahanap niya ngayong buwan. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung talagang gusto niya sa buong taon ng kanyang buhay. Naging isang buwan lang yata kayo. Or more. Kasi sabi mo nga dito, ano, naputol naman kaka, di ba? Nagka-pandemic, wala na nangyari. So, pagpasok mo, saka mo siya na doon kayo nagkaroon ng connection. Ang problema dito, eto ha, katrabaho mo. Nakasama mo, nakikita mo araw-araw. Paano kanya makalimot? Kasi, alam mo problema dito naman, sa lalaki, kung gusto niya ulitin yung kanyang ginawa, it's just parang ano lang naman yan eh, switch on and off. Diba, naisip niya na gawin niya ito ngayon? Ay, naisip ko naman ito, i-turn off ko naman ulit to. Ayoko na. Anytime na gusto kong i-turn on, andyan ka. Diba? Gagamitin ko naman yung sweet talking, yung pagbigay ng gift, pagiging sweet sa'yo, pagiging maalaga at pagiging caring para mahulog ka naman ulit sa akin kung ako yung lalaki. Diba? Lugi ka dito. Kasi kahit na sabihin niyang itigil, ikaw, para nakita ko, meron ka pa rin. At talagang hindi mo makakalimutan ito, sabi mo nga dito, hinahanap-hanap ko pa rin yung communication namin, comma, yung sex, exclamation point. So, ibig sabihin talagang, sex! Di ba? Yun talaga ang nakapag, ano sa'yo, parang until now, hindi mo siya makalimutan. Meron kasing term na tinatawag na soul ties. Alam mong soul ties, mahirap yan. Kasi, di ba ang pag-aasawa ay pinag-isa ng Diyos? At kapag pinag-isa kayo,
pwede na kayong gumawa ng isang bagay na katulad niyan kasi isa na kayo. Diba? Ngayon, sa pag-unite ng dalawang tao na mag-asawa, nagkakaroon sila ng ties. Soul ties. At magandang epekto yun sa mag-asawa. Kasi pinapa-strong, pinapalakas niya ang binding. Diba? Ang connection. Ang problema, kung hindi mo naman asawa at nagkaroon kayo ng ganyan, di ba minsan nararamdaman mo? Kahit wala na kayo at matagal na kayong wala, parang andun pa rin yung longing mo sa kanya. Andun pa rin yung naalala mo pa rin yung ginagawa nyo dati. Dahil yan sa soul ties. Walang ibang paraan para maputol yan kundi dumaan ka sa pagsisisi ng iyong ginawa. Okay? And i-let go mo yan. Hindi mo yan mababago. More about that mamaya. Alam mo, mahirap. Mahirap na masabi sa isang lalaki kung isang lalaki ay pinaglalaroan ka lang. Pero may mga warning or mga signs yan na para makita mo kung talagang itong lalaki ba ito ay naglalaro lang o ano. Diba? So, bibigay ko lang to para malaman din naman mga nanonood dito kasi malay natin nagiging masyado tayong bulag. Di natin nakikita. Sa unang sign ng isang taong o lalaki na pinaglalaroan ka lang, hindi siya consistent sa'yo. Okay? Tingnan mo to. Binumb ka muna ng mga bagay-bagay like being malambing. Okay? Binibigyan ka ng kung ano. Nagiging sweet talker. Okay? At yung mga sinabi mo sa akin dito, maalaga, caring. Tapos, bigla siyang nag-cut. Inconsistency. Okay? Pwede siya maging mainit sa'yo, hot na hot sa'yo, gustong-gusto kang lamunin. Kasi bagong luto, mainit. Or bigla naman naging cold. Diba? Inconsistent sa'yo. Isa yan sa mga signs para masabi mo na ang isang lalaki ay pinaglalaroan ka lang. Okay? Okay, check ko lang to kasi nagkahang ang aking computer. Next. Oh, okay. Yung inconsistency nito pala, pwede sa behavior niya at sa communication. Diba? Yung nangyari sa inyo. Nangyari doon sa kwento natin. Okay? Yan ang sign na hindi talaga siya truly interested sa iyo. At hindi siya committed sa relationship na binuo niyong dalawa. Number one yun, ha? Number two, hindi siya transparent. Although sinabi niya sa'yo, malamang na may asawa siya, may mga anak siya, pero may mga secrets pa rin siya. May mga bagay siya na hindi niya sa'yo siguro sinasabi yung mga whereabouts niya, nasaan siya. Okay? Or may times na parang feeling mo may tinatago siya sa'yo. Okay? Posible na yung lalaking yan ay talagang naglalaro. So, ang kausap ko dito, ikaw na nanonood, ha? I-refer natin doon sa pinadala ng ating letter sender. Pangatlo, hindi talaga siya reliable. Halimbawa, mayroon kayong pinag-usapan na meet-up. Tapos bigla na lang siya nag-cancel. Okay? So parang hindi niya sinusunod yung napag-usapan. Pwedeng ito isang sign ulit na siya ay hindi seryoso sa inyong relationship. Tatlo na yun, ha? Pang-apat, hindi niya pinaprioritize ang iyong feelings.
dinidisregard niya yung mga feelings mo or hindi siya yung nagki-care. Although, yung sabi doon sa message kanina, caring yung lalaki. Pero may mga instances din na iba na yung pag-care niya at yung pagpapakita niya na mayroon siyang pagdamay sa iyo, yung emotional well-being mo, wala. Pwedeng sign din yan na nagloloko lang siya or ginagamit ka lang. Ang nangyari kasi doon sa letter sender, nakita nung lalaki yung need ng babae, kaya binabomb siya. Di ba? Para makuha ko to, ibibigay ko ang hinahanap niya. Malamang yung letter sender natin ay malungkot. Nakita at napansin ng lalaki. Kasi alam mo, hugs! Gigigil ako. Paano nalalaman ng lalaki na go ka? Na pwede ka? Kasi nag-open ka. Okay? Alam naman, sinabi naman niya na may asawa siya. Pero go ka pa rin. Sa isip ng lalaki, oy, okay to. Diba? Sinasabihan kita. Kapag nakita niya ng opportunity na ikaw ay go, gagawin niyan lahat para makuha ka lang. Ay, nako. Diba, ang simple lang kung iisipin, paano hindi maloko? Huwag magpaloko. Kaso ang problema, karamihan hindi alam itong mga signs na to. Kaya nga nandito tayo. So, next. Hindi niya dinidefine ang relationship nyo. Walang definition. Diba? Hesitant siya na magbigay ng kahulugan ng inyong relasyon. Or hindi siya, ayaw niya na mag-commit sa isang monogamous relationship. Yung kayong dalawa lang. Yung ikaw lang sa buhay niya. Diba? Kasi may mga lalaki na parang sinasabi na parang pinapahalata niya sa iyo na mayroon siyang iba. At kapag nakita niya na ikaw ay okay lang naman, ay, sa isip-isip lang yan, jackpot ako. Hindi naman niya yan sasabihin sa iyo, syempre. Pero sa isip noon, lumalaki ang ano niyan, tainga niyan. Diba? Go naman siya, alam naman niya na may girlfriend ako. Go naman siya, alam naman niya na may asawa ako. Diba? O kaya, kayong dalawa, alam naman mo na meron siyang ibang ginugusto. Pero okay ka pa rin. Kaya ka naluloko. Okay? So, kapag ganyan ang lalaki, hindi niya ma-define, hesitant siya na maging serious sa inyong dalawa, at di siya makapag-commit sa iyo, isa pa rin na yan na sign na hindi talaga siya interesado sa isang relationship na seryoso. Okay? Next. Alam mo, importante kasi na sa ganitong mga bagay, kailangan mong itrust ang iyong gut. Okay? Yung instinct mo na sinasabi. Pay attention kung ano yung nafe-feel mo kapag kasama mo siya. Kasi naman ang iba, may nafe-feel na niluloko pang sarili. Ay hindi, baka guni-guni ko lang to. Di ba? Parang may nafe-feel lang eh. Tapos, iyo pa sinusunod. Kapag sabi daw, if something doesn't feel right, okay lang na magtanong. Diba? Okay lang na magkaroon ng pag-uusap kayong dalawa patungkol dyan. Yung concern nyo or concern mo sa kanya. Kasi, isipin mo, deserve mo naman na magkaroon ng someone na nirerespeto ka. Okay? Vina-value ka. Yung committed sa'yo. Committed. Na mag-build ng isang healthy at fulfilling na relasyon. Deserve mo naman yan. Kaya lang kung pinipilit mo, okay, pinupush mo na alam mo namang hindi pwede, alam mo naman na married,
Ang problema ito, paano mo siya makalimutan? Ito ang sabi mo. Sabi doon sa message, katrabaho niya, boss pa nga niya. Araw-araw niya nakikita. So, forgetting ang isang married na lalaki na naging boyfriend mo, mahirap. Masakit. Okay? Masakit na proseso yan. Pero importante na magkaroon ka ng mga dapat gawin, mga steps mo na dapat mong gawin para mapunta ka naman sa healing at makapag-move on ka na. Kasi kung hindi ka aalis dyan, andyan ka na lang. At prone ka pa sa another round ng kanyang pagluloko. E paano? Kung halimbawa, naisip na naman ng lalaki na di kami okay ng asawa ko ngayon eh. Oh, andito yung katrabaho ko na may past kami. Kamustahin ko kaya? Di ba? Tapos nag-reply naman ng babae, ay say, naku, alams na yan. Alam na kung saan naman tutungo yan. I-repeat lang naman niya yung proseso niya. Kaya sa totoo, madali lang naman. Madali magpaikot. Pero hang sa totoo ha, sorry talaga. Bakit? Bakit ang bilis niyong paikutin? Sa totoo, mabilis. Kasi kung hindi mabilis, hindi magagawa yan ng lalaki. Basta-basta. Diba? So, kailangan ano? Diba? Yung parang kutsilyong ginaganyan. Tinatahas. So, ngayon, dito, sa pinag-uusapan natin, magiging matahas ang iyong pag-iisip. Eto na, ang dapat mong gawin. Kasi, married. Gusto mo nang kalimutan. I-cut off mo na ang iyong contact. Totally. Cut off. Di pwede yung, di ba, mag-message ka pa or mag-message pa siya sa iyo. I-block mo na. Total ah. Importante kasi na mag-create ka na ng distance in order na makapag-move on ka na. Okay? Halimbawa, i-block mo na yung kanyang number. Okay? I-unfollow mo na siya sa kanyang social media kasi naka naka-stalk ka pa. Pambihira. I-avoid mo na rin yung mga lugar kung saan kayo pwedeng magkasalubong o magkita. Alam mo kung saan siya nalilagi, lumayo ka na doon. Next, i-focus mo ang mga bagay-bagay na sa iyong sarili. Self-care. Importante naman yan. Take care of yourself. Physically, nako, mentally, and emotionally. Make sure na, syempre, kapag physically, you have enough sleep. Kasi ang iba, hindi nakakatulog, kakaisip na nangyari. Diba? Hindi na makakain ng tama at mga healthy pagkain. At gusto nilang nagmumukmok, kaya hindi na nakapag-engage ng mga activities na pwede makapagbigay sa iyo ng kasiyahan at relaxation sa buhay. Yan ang problema. Diba? Now, itong mga bagay na to, pwede mo itong magawa at makatulong sa iyo na mabigyan ka ng confidence naman at ma-center mo ang iyong sarili sa iyong feelings kung paano mo ito maayos. Diba? Mabuti ang tulog, nakapag-ehersisyo ka, magandang kain mo, hindi magandang isip mo niyan. Hindi ka na basta-basta maluloko. Matalas. Diba? Next, ang dapat mong gawin, mag-seek ka ng suporta. Mag-lean ka sa mga support system, support group, may mga ganyan. Sa church, pwedeng sa katrabaho mo, baka sa company, may mga ganun sila. You seek. Hanap ka. Pwede rin naman sa professional, sa counselor, psychologist, diba? Or talagang malala na, psychiatrist. Huwag ka mahiya. Kasi mental health ang pinag-uusapan dyan. Diba? Di ibig sabihin na nagpaka-psychiatrist ka na, buwa-buwa ka na. Or sira-sira ka na. Hindi naman. Tanggalin na natin yan ng ganyang mentality.
yung stigma. Lahat ng parte ng katawan natin, pwede tayong magkasakit. Okay? Pwede sa bituka, pwede sa utak, 'di ba? So okay lang 'yan. Huwag mahiya kasi para naman 'yan sa sarili mo. Having people daw na mayroong kang makakausap. Pwede sa yung makinig na pwede mong mapag-sandalan. Makakatulong ito sa iyo para ma-feel naman na sa sarili mo na hindi ka nag-iisa, 'di ba? Na feeling mo mayroong nakasuporta sa iyo sa mga mahirap na oras ng iyong buhay. Kaya 'wag mong isipin na magmukmuk na lang kasi alam mo ba? Kapag daw ang isang tao ay nagmumukmuk. Okay? Kapag wala masyadong ginagawa, nagiging playground ito ng masamang espiritu. Pero totoo, playground yan ng devil. Kapag wala, kapag nagiging ano ka, stagnant, gustong-gusto yan. Kaya diba, yung mga nagmumukmuk, lalong nasisira kasi pinaglalaroan ka. Kaya ganun. Kaya gawin mo itong mga bagay na ito para mawala ka dyan. Now, next, i-reframe mo yung isip mo. Alam mo, napakadali lang naman i-romanticize yung relationship, no? Ang cute, no? Ang sweet-sweet. Diba? Ang lambing-lambing. Diba? Mag-focus ka na lang sa mga positibong aspeto. Okay? Importante maging honest ka sa iyong sarili. Ano ba ang realidad ng iyong sitwasyon? Baka lang nakikita mo lagi lang na sweet siya, caring, nagbibigay ng gift, sweet words. Baka yun lang nakikita mo. Pero hindi mo na-realize yung katotohanan na may asawa na siya. Diba? Na hindi ka naman talaga niya mahal. Na hindi ka naman talaga niya siniseryoso. So yun ang reality doon na hindi mo nakikita kasi masyado mo nang na-romanticize yung inyong pagsasama. Diba? Puro lang mga flowers, mga stars, at mga rainbows na nakikita mo. Kaya kailangan mong ayusin ang iyong thoughts, ha? I-reframe mo ang thoughts mo. Mag-focus ka sa mga dahilan kung bakit ang relasyon nyo ay hindi naging healthy. Okay? At bakit hindi ito naging sustainable in the long term? Bakit biglang naputol? Bakit hindi nagtagal? Yun ang dapat mong isipin. Next, kailangan mong i-forgive ang iyong sarili. Kasi ang problema, ang iba, alam nila nagkasala sila, masyadong pinapahirapan tuloy ang sarili. Diba? Normal naman na magkaroon tayo ng pagkakamali nga. Yes, pero choice natin yan. It's normal din na magkaroon tayo ng regret or kahihiyan matapos ng isang relationship na hindi naman talaga dapat. Katulad ng pagkakaroon ng relasyon sa isang may asawang lalaki. Importante na i-forgive mo ang sarili mo at i-let go mo na yung guilt. Kasi kung gini-guilt trip mo yung sarili mo, ay nako naman. Hanggang dyan ka na lang paikot-ikot. Okay? Parang dun ka na lang. Remember, deserve mo naman na magkaroon ng someone talaga na maging available sa'yo at committed sa'yo, hindi yung kung kailan ka lang niya gusto. Di ba? Alam mo, ang healing takes time yan. Takes time. At importante na maging patient ka at maging kind ka naman sa sarili mo sa process na ito. Kasi proseso yan, hindi naman instantly bukas okay ka na. May proseso yan. In time, with time at effort na nagagawin mo, pwede ka makapag-move on sa relasyon na nasira. Okay, at mag-create ka ulit ng bagong, mas fulfilling na buhay. Diba? Para sa iyong sarili. Huwag na muna kasi yung ano. Kasi ang problema, kaya nahuhulog sa mali kasi iniisip nila na may kulang sa kanya.
Kaya siya naghahanap ng kapunuan kasi iniisip niya kulang siya. Isa po yung kasinungalingan. Buo ka na dati pa. Walang nagsabing kulang ka. Kasi daw yung pag-create sa'yo, buo ka na. Alam mo bilang isang someone na naniniwala dyan, ang pag-move on talaga sa isang relasyon, lalo pat sa may asawa, challenging talaga, di ba? Dahil sa spiritual at moral implications ng nangyari. Pero meron kang magagawa pa rin. At ito yung magandang gawin. Yung mga nauna, pwede mo pa rin gawin yon. Siyempre, tips yan eh. Pero para sa akin, ito yung mga steps na mas importante. Number one, seek mo ang forgiveness. Diba kanina sabi ko nag-guilt trip ka? Hindi mo ma-forgive yung sarili mo. Now, this time, seek mo yung forgiveness. Pray to God. Alam mo, ask Him. Madali lang naman eh. Si Lord naman forgiving. Pray to God for forgiveness at i-ask mo sa Kanya yung kanyang tulong na i-forgive ka at matulungan ka na i-forgive ang sarili mo. Diba? Remember, si God naman ay loving. And sabi ko, forgiving. Lagi siyang handa na mag-extend ng mercy sa iyo at grace sa mga taong naghahanap noon. Okay, lagi na naman siya nandyan. Tayo lang naman ang lumalayo. Tayo lang naman ang gumagawa ng masama. Pero isipin mo, He's always there. Bumalik ka lang. Itama mo lang ang mali. So, by doing that, you ask for forgiveness and help na mapa-forgive mo rin ang sarili mo. I-let go mo na yung shame, yung kahihiyan. Lalo pat kung naging viral yung relasyon nyo. Babae, pumatol sa may asawa. Napatulfo. Hirap nun. Kahihiyan yon. Alam mo, importante na isipin mo na hindi naman ang pagkakamali mo ang nagde-define sa'yo. Okay? Tandaan mo ha. Hindi yung pagkakamali natin ang nagde-define sa atin. Lahat tayo ay nagkakamali. Huwag mo naman pahirapan ang sarili mo. Yung pagmamahal ni Lord sa'yo, unconditional yan. Okay? At hindi siya nagko-condemn sa iyong mga past actions kung tatanggapin mo lang siya. Kung ililet go mo lang lahat ng mga paghihirap, no, pagkakamali na nagdulot ng paghihirap sa iyo, ilet go mo na yon at itaas mo na sa Kanya. Walang condemn na mangyayari. Pag-condemn, wala. Kasi si Lord naman ay, kapag sinabing unconditional, walang kondisyon na, okay, papatawarin kita basta ganito. Diba? So, i-let go mo na yung shame at yung guilt na nararamdaman mo. Kasi, ang guilt na yan, nadadala yan. Diba? Ang araw-araw ba naman, ganun na lang lagi ang nararamdaman mo at yun ang daladala mo. So, mag-focus ka na sa pag-move forward mo. Okay? Patungo doon sa positibong direksyon. Huwag ka na dito sa past. Forget the past. Tapos na yun. Di mo na yung mababalik. Okay? Now, starting now, today, you focus on saan? Relasyon sa isang lalaki pa? Hindi na. Huwag na muna yan. Focus on your relationship with God. Siya na muna unahin mo. Okay? Kasi, kapag nag-spend ka ng oras mo in prayer sa Kanya, nagbabasa ka ng Kanyang salita, okay? Ako, I'm still doing that. Alam mo, hindi naman tayo bigla-biglaan. Naintindihan ko naman yan. Pero, slowly but surely, paano mo makikilala ang isang tao kung hindi mo babasahin ang Kanyang
biography or hindi mo siya kikilalanin. Di ba? Ngayon, bakit ka, paano pagkakatiwalaan ng isang tao or nilalang or persona kung hindi mo kilala? Di ba? Kailangan nating kilalanin siya. Magkakaroon tayo ng personal relationship. Okay? By how? Paano? E di syempre, by going to church. Di ba? Makipag-engage ka sa mga spiritual practices na para mas mapalapit ka sa Kanya. Kasi, the more na lumalayo tayo sa Kanya, nahuhulog tayo sa mundo at sa makamundo magawain. Pero kapag lumapit tayo sa Kanya, lumalayo na tayo sa mga makamundo. Di ba? So, i-focus natin yung ating lakas at ating relasyon sa Kanya. By what? By trusting Him sa Kanyang plano sa buhay mo. Ang problema kasi sa atin, since wala tayong paniniwala, hindi tayo naniniwala na may plano pala siya sa atin na maganda. Kaya nangunguna na tayo. Inuunahan na natin na akala natin ito yung mas tama. Kaya kadalasan, nahuhulog tayo sa mali at pagkakasala. Kasi nga, wala tayong map. Diba? Halimbawa, parang nagbabahay ka. Sino gumawa ng design? Diba yung arkitekto? Paano mo malalaman yung disenyo kung hindi mo kakausapin yung arkitekto? Diba? Paano maintindihan yung mapa or yung blueprint na ginawa niya? Yung dapat mong gawin para mabuo yun. Ito naman, paano mo malalaman ang plano niya sa'yo kung hindi mo siya muna kakilalanin? Diba? Logic, basic. So yun ang gagawin natin. Hindi lang ikaw. Hindi ibig sabihin ako lang dadaldal dito. Ang galing-galing ko na. Hindi. Okay? I'm still learning. Learning with you. Okay? So, paano natin malaman yung plano niya para sa atin? Maniwala tayo sa Kanya na mayroon siyang plano at magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Daily yan, ha? Daily. So, surround mo yung sarili mo ng mga supportive na tao na same din ang iniisip, same din ang goal sa buhay. Okay? So, mag-lean ka doon sa community ngayon. Lumayo ka na sa mga community o grupo ng tao na dinadala ka lang sa mga maling gawain. Di ba? Kaya nga, di ba, parang bad company corrupts character o corrupts good character. So kapag ang kasama mo ay mga masasama, sira din ang character mo niyan. Okay? So, punta ka sa mga supportive na friends mo, family members na pwede makapag-provide ng encouragement, pagmamahal, at guidance din as you move forward. Okay? So, practice mo rin yung pag-self-care. Importante yan. Kasi sarili mo yan eh. Diba? Take care of yourself physically, sabi ko kanina, mentally and emotionally. Okay? Uulitin ko lang sa mga karating lang. Ito ay pwede mong gawin like pag-engage sa mga activities na pwede makapagbigay sa iyo ng saya. Okay? Katulad ng pagbabike. Ako, nagpaplano ako na magbiking. Kasi na papansin ko na kailangan na talaga natin, lalo pat sa mga edad na ganito, na huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa na mag-ehersisyo. Kasi isipin mo, kung hindi pala tayo mag-ehersisyo sa edad na to at sa mga younger age, pagdating ng panahon na tayo ay senior na, mahina ang katawan natin. So ngayon pa lang, magbuo na tayo ng lakas. Okay? Mag-ipon na tayo. Pagandahin ang pakiramdam ng katawan. Para magkaroon ka ng yung kasi kapag masasakit ang katawan, matanda ka na, mahina ka pa, parang hindi mo mai-enjoy.
Pero may nakita akong mga seniors. Imagine mo, alam ba yung last episode ni Cara David na yung biyaheng Bicol? Yung pangatlong nagbibisikleta doon, kasi tatlo sila, 70 plus na yung lalaki. Imagine nag-bike from Manila to Bicol, although nag-stop sila every 100 kilometers, pero grabe yun. Diba? So, sana ganun tayo, ano? Parang pagdating ng edad na ganyan, hindi tayo yung binubuhat, hindi tayo yung nagpapabigat kasi nga hindi natin kaya ang ating sarili. Ngayon pa lang na may malakas pa tayo, ayusin natin yan. So this will bring us joy sa ating buhay. At syempre, kapag self-care, get enough sleep. Nako, importante yun. Kasi daw, kapag kulang tayo ng sleep, nakakapawas din ng lifespan. At memory. Prone daw tayo niyan sa memory loss. Ang hirap noon, matanda ka na, mas madaling nagkaroon ng memory loss. So wag naman sana. Then, eating healthy at mag-seek ng professional help kung kinakailangan. Okay? Laging tatandaan ha! We're about to end. Ang pag-healing, it takes time. Pero, with God's help, nako. At suporta ng mga taong nakapaligid sa iyo, maka-move on ka talaga. Okay? From nitong relationship na mali. At makapag-create ka ng positibo at fulfilling na future para sa iyong sarili. Diba? Maganda yon. Ayaw mo nun? Ako gusto kong ganyan. So yan ang dapat gawin para makapag-move forward after nitong kwentong ito na pagkakaroon ng relasyon sa isang taong meron ng asawa. Okay, hugs. Maraming salamat sa pag-join at sa pakikinig. Basahin ko lang yung mga remaining na mga messages dito. At, okay, nandito. Good evening po, DJ. Thank you. Good evening sa ating lahat. And have a blessed Sunday po. Winsel Pisces. Kasi nakuha na niya ang gusto niya, o, diba? Yun ang problema dyan. Kapag nakuha na, edi, next. Diba? Ang mga lalaki kasi, lahat gagawin yan para mauto ang mga babae. Huwag maging marupok. Tama yan, Winsel Pisces. Mauto. Ang mga lalaki ay gagawin ng lahat para mauto ang babae. Okay. Para sa akin, kung happy naman ako, di ko papayagan ng sarili kong magkasala sa asawa ko. Isa pa, dagdag na problema pa yan. Sa nangyari po sa akin yan, DJ Ron, kahit tagal na akong hiwalay, mas pinili ko yung umalis sa trabaho kaysa patulan ko siyang may pamilya niya. Oh, yun, di ba? Tama yun. Oh, di ba? Peace of mind ka. Shoutout po, DJ Ron. Hi, Chess Life. Maraming salamat for joining. You can just watch the replay. Ang papatuloy lang natin to, almost 1 hour na tayo. 1 hour lang to, ha? Para hindi naman masyadong mahaba. Kasi tinitest ko ang algoritmo or algorithm ng YouTube kung ano ba ang gagawin niya sa isang show na 1 hour long lang. Okay? Agoy, sabi niya ni Elizabeth Bongo. Maraming salamat. Kaya ako nandito, nag-uwi yung mga dahilan. Teacher Ron, bakit ako nag-uwi? Okay, kasi boss ko siya. Mas ginusto ko mag-resign kaysa magkasala. Okay, dahil wala sa akin ang maghiganti. Halos para same kayo ng situation, ano? May pag-asa na iwas at mag-set ng boundaries, respeto po sa partner. Tama. Alams na this, sarap makinig, mawala ang lungkot. Oy, ba't ka malulungkot, Elizabeth Bongo? Alam mo ang homesickness. Wait lang, taga saan ka nga, Elizabeth? Parang na Hong Kong. Okay. Nakakalungkot naman talaga. Alam mo, kahit nga ako na nandun sa Makati lang. Okay? Nalulungkot talaga ako. Nagkaroon akong homesickness noon. Oh, wait lang. Meron akong
Meron akong nabasa dito. Pwede mo itong gawin. Now, buuin ko muna to. Nung nalulungkot ako, ang ginagawa ko noon, medyo magkasatuloy ako kasi wala naman akong pwedeng gawin kung nasa boarding house lang ako. Ang init-init pa. Lagi ako nasa labas kaya mahilig ako mag-sine. Nakakapag-sine ako maximum of 3 movies kung magaganda. Pero syempre, isang dalawa. Pero kapag sobrang ganda talaga, ang tatlo, nauubos ko yan. Kaya magastos ako doon. Hindi naman ako magastos sa ibang bagay. Ino, hindi. Pagkain, tama lang. Pero yung sine, ganun. Kasi pag day off ko, yun na lang na naisip ko eh. Okay, ayaw ko iba dito ron. Baka akala nila na miss ko ang isang bagay. Dahil 20 years kaming naghiwalay, ako, dignidad ko ang iniingatan ko at kahihiyan sa buong pamilya ko. Yung nasa isip ko lagi until now. That's good. Okay, si Malu Gerondio. Hello, DJ Ron. Hi, hello. Kumusta ka din, Malu? Tama po yan. Ang ginawa ko, DJ Ron, bago ko nag-uwi dito, tinapon ko yung SIM ko sa Pierre. Sa Pierre pa lang. At bumili ako ng bago. Gusto ko ng tahimik na buhay. Oh, yun, tama. Disconnection. Disconnect your communication. Tama yun. Next naman, na-late ako. Oo nga. Isang mapagpalang araw. Same, same. Maraming maraming salamat. Okay? You're welcome. Mas mahirapan si ating mag-move on kasi may nangyari na. Yun na nga sabi ko. Yung soul ties. Every time you feel guilt, know that guilt does not come from the Lord. Kung conviction nyong tama you. Na tama ka. Okay. Minsan nagugula ako magbasa minsan. So alam mo yung soul ties. Kaya sinabi ko kanina na you ask for forgiveness. You repent. And you forgive yourself. Kasi hanggang sa hindi mo ginagawa yan, nakakapit yan sa'yo. Babalik-balikan ka niyan. Kapag di mo nilet go at hinayaan si Lord ang magbago sa iyo niyan para sa iyo. Walang mangyayari. Kahit ilang taon ka pa nakalipas na yan, andun pa rin. Kasi may ties nga kayo. Si Lord lang ang pwede makapag-break niyan. Kasi soul ties yan eh. Ang hirap niyan. Kaya tingnan mo, minsan naisip ko, no? Paano kaya yung marami? Diba? Pero may mga successful naman na naging victorious dyan. Yun ang gawain niya dati, yun ang trabaho niya. Pero ngayon, nakalaya siya. Alam mo, freedom kasi dapat i-achieve mo dyan. Kalayaan sa kasamaan at syempre kalayaan dyan sa karamdaman na yan. Feeling eh. Diba? Hindi mawawala kung hindi mo yan ili-let go at hayaan si Lord na magbago niyan. Okay? Now, okay lang mag-isa kaya sa papatol kaysa sa magpatol o pumatol sa may asawa. Good. DJ, salamat po. Na-miss po kita. Okay. Yeah, nakaka-miss din ito. Ayaw mong mag-relive, kuya? Relive, kuya. Sine-check ko lang kasi bilis mo naman putulin. Oo nga eh. Kasi ano to eh. Testo. Test mode sa YouTube. Wait lang. DJ, bakit po nag... kasi nga inaayos ko, may tinetest ako dito sa algorithm. 59 minutes. Okay, exactly 1 o'clock. Ay, 1 hour. Puputulin ko to. Ha? Lahat naman ng affair, masarap at masaya kasi fantasy yon at hindi reality. Sa pamilya kasi, problematic. Sa affair po, puro kilig kaya nakaka-deceive talaga. O yun, sabi ko nga kanina. Puro lang rainbows ang nakikita. Hindi yung reality ng buhay. Nahalata ko kay ate na sarili lang niya, iniisip niya. Yung pag-move on niya, paano naman yung pag-move on ng mga nadamay? Yan. Like asawa ni kuya at asawa niya. Plus yung mga anak niya. Tama. I-renounce daw po ang deliverance. And deliverance. Tama. I-renounce mo yun at deliverance talaga. So yun ang mahirap. Pero wala naman imposible kay Lord, di ba? So hugs, maraming salamat. At susundin ko lang ang aking ano ngayon? Project. 5 seconds. Gotta go, hugs. I'll see you. I will try mamaya-maya ng konti. Okay. See you. Thank you.